hello guys, good morning. Ngayon pag-uusapan natin kung magkano ang sahod ng caregiver, caretaker in Taiwan. So guys, ganito, magkano po? Sasabihin ko po sa inyo para hindi kayo tanong ng tanong sa sahod. Kasi sasabihin nyo, malaki ang gastos nyo sa Pilipinas, tapos yung sahod nyo dito, kunti lang. So, ganito po, explain ko po sa inyo, sa lahat ng mga kaibigan ko na nagtatanong ng caregiver, caretaker dito sa Taiwan na magkano sahod. So, ito guys, i-explain ko po sa inyo kung magkano ang sahod natin. Ganito po, ang sahod ay nasa 17,000 NT dollars po siya. So, sabihin ko sa inyo, yan na po yung sahod, 17,000 NT dollars. Tapos, kung hindi po kayo mayroon po tayong day off every week. Ngayon, kung hindi po tayo magdi-day off, ay bayad pa rin po yon ng ating amo or boss natin. So, nasa 567 NT dollars po yon. So, ngayon, kung hindi po kayo magdi-day off ng 4 na araw sa isang buwan, so, pag hindi po kayo magdi-day off niyan, ay bayad po yan. Nasa 2,268 po yung inyong madadagdag sa sahod nyo. So, bali 19,000 po, 268. So, yun po yun. Ngayon po guys, meron po tayong broker's fee. Magkano po yun? Kung una ka pa lang dito sa Taiwan, sa first year na po nababayaran mo ay nasa 1,800. Yan. So, pangalawang taon, 1,700. Pangatlong taon is 1,500 na po. So, yun po guys. Meron po tayong ililis po na ano, sa sahod natin. Ililis ng boss natin sa sahod natin ay yung health card po natin ay nasa 325. Yun lang po. Bali, lahat ang ililes ng ating amo sa sahod natin ay nasa 2,125. 1,800 tsaka 325. So, yun po yun. 2,125 na po yun. So, malinis na po guys yung sahod nyo na 17,000. Kung magkano po yung palit ng 17,000 NT dollars. Nasa, depende po yung sa palit ng ating rate, kung magkano po. So, yun po guys, nasa, estimate ko lang po, kasi nasa, ang palit ngayon ay 1.67, medyo mataas konti. So, sana tumaas pa po, magkano po lahat, and 17,000 times 1.67 po, nasa 28,000 po siya, malinis na po yun. Yung sasahurin nyo dito. So, yan po guys, sa lahat po ng mga nagtatanong ng sahod, yan po, in-explain ko na po sa inyo. Titingnan nyo na lang po yung YouTube account ko, Rowena Leyte, at panoorin nyo na lang po yung how to apply in Taiwan, caretaker and caregiver, tapos magkano ang sahod. So, doon na lang nyo po panoorin sa aking videos. Sana makatulong po to sa lahat ng mga gustong mag-abroad ng OFW. So, sana lahat ng gustong mag-apply, wag po kayo mag-expect ng malaki ang sahod. Yun lang po yung sahod na 28,000 NT dollars. 28,000 sa peso na po yun, kasi 17,000 sa NT dollars po. So, yun na po yun guys. Maganda na po yun. Okay na po yun sa kesa sa Pilipinas ka magtrabaho na 500 a day. Maiipon mo na rin po yung kalahati nun para sa pamilya mo, yung kalahati para sa sarili mo, para pag umuwi ka, meron pong mahuhugot ka, or in case of emergency man, meron kang mahuhugot, yung kalahati. Pag nagpadala kayo, ay wag na po lahat-lahat ipapadala nyo sa Pilipinas. Magtira po kayo sa sarili nyo. Pag nandito na kayo sa ibang bansa, kasi hindi lahat ng amo ay mabait na sasabihin, pauutangin kayo kung kailangan nyo. May amo na ayaw magpahiram ng pera. Kailangan sahod is sahod talaga. Minsan delay pa ang sahod natin. Kaya kailangan guys, suggest ko po sa inyo, wag po kayong masyadong mag
gastos na magastos sa sarili nyo, kung ano-ano man ang gusto nyo bilhin, magtira po kayo, kasi pag kailangan nila ng pera for emergency man, mayroon tayong mahuhugot, or ikaw man, kailangan mo dito magtipid sa sarili mo, dahil pag in case of emergency, maubusan ka ng pera, wala pa yung sahod mo, meron ka mahugot sa meron ka na itabi. So, ito lang ang mga gusto kong sabihin sa inyo. Pag a-apply kayo na dito, mag-isip ng mabuti kung iiwanan ang pamilya para sa kanila naman, para sa kanila naman to, kamo. So, yun guys, pwede kayo magkaroon ng lesson dito sa video na to, kung paano magtipid sa ibang bansa. Kasi hindi katulad sa Pilipinas na lagi tayong bili dito, bili doon. Ang mga kamag-anak natin sa Pilipinas, bili dito, bili doon. Kasi iniisip nila na meron din tayong inaantay na magpapadala sa atin sa katapusan ng buwan. Yan. So guys, magtipid tayo. Tama lang ipadala natin sa Pilipinas. Huwag ubos-ubos, dahil hindi natin alam ang mga mangyayari sa buhay natin. Minsan, mawalan tayo ng trabaho. Mag-aantay tayo dito ng ilang buwan. O hindi pa tayo makakahanap ng panibagong employer. So, kailangan natin magtipid talaga. At kailangan talaga magtabi ka sa sarili mo. Ilagay mo sa wallet mo yung maiipon mo. Huwag mong ipapahiram kahit kanino. Huwag na rin magtitiwala kahit kanino sa ating mga kaibigan. Meron din naman tayong mga totoong kaibigan, pero ilan-ilan lang po. Pero mostly po kasi ang nakikita ko po dito sa mga kaibigan kong iba ay yun nga po, pag may pera sila, sige, pag sinabi ng kaibigan, pairam ng pera, yun, ibigay, kasi syempre kaibigan mo nga, tapos yung pala lulukohin ka rin. Pag nagsingil ka na kailangan mo na rin ng pera, wala na may ibibigay sa'yo, dahil sasabihin, wala siyang sinahod, kunti lang yung sinahod niya na ipadala niya sa Pilipinas, maraming alibi kaysa yung aming magulang ay may sakit. So, alangan naman, pipilitin mo yung tao na ganyan, may sakit nga yung magulang sa Pilipinas, siyempre hindi. Tapos sa susunod na buwan na naman may iaalibay na naman. Kaya guys, kung pwede rin naman kayo magpahiram sa kaibigan nyo, pero wag masyado marami, konti lang yung tama, nyari mga 1,000 lang, ganyan pwede na yun. Pero kung mga libo-libo na po, wag masyado. Kasi sa lahat, sa kadamihan po na experience ko dito nang may nangutang sa akin, ganyan po yung nangyayari. Yung mga aalibay na marami, kaysa may sakit yung magulang, kaysa may sakit yung anak. Syempre, anak yun, hindi natin maiwasan, hindi magpadala sila ng pera sa Pilipinas, at hindi rin natin maiwasan na yung mga anak, hindi rin natin yung anak nila, hindi rin natin maiwasan yung anak nila na papabayaan nila. So, syempre, naiintindihan natin, kasi pagdating sa anak, yun talaga, yung pinaka-importante. So, sasabihin nila may sakit yung anak nila kahit wala naman, kasi ayaw lang magbayad. Shout out dyan sa mga may mga utang na ayaw magbayad, ha. Yun lang po guys. So, thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and click the ring bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. So guys, thank you and God bless us. Sana mabuhay kayong lahat at masaya. So, maraming salamat po sa mga nanood ng video ko. So, guys, thank you and God bless again. Bye-bye. See you next vlog po. Thank you.